Eto pa, mga kababayan ko, no? Hindi nga nagpahuli si Congressman Martin Romualdez sa pag-rest back dito kay PRRD, mga kababayan. Dahil sa mga matitinding binitawan nito kamakailan sa prayer rally sa Davao, mga kababayan ko. Matindi po ang binitawan ni Kong Martin, ha? At medyo nakakakilabot po, mga kababayan ko, ang mga nangyari. Dahil tila ba ay kung si Pangulong Bongbong Marcos fentanyl ang pinangrebat dito sa mga paratang na wala namang ebidensya ni PRRD, mga kababayan ko, eto naman po, mga kababayan ko, matinding pasabog ang inihatid at inihain ni Congressman Martin Romualdez, mga kababayan ko. Panoorin natin to at kayo nang bahalang humusga, mga kababayan. Nakakakilabot, ha? Nakakapagod din, in fairness. Sa Davao kayo nung nag-speech si dati Pangulong Duterte, anong feeling nyo, no? Ay, wait lang, kay Senator Amy pala to. Natanong si Senator Amy kung anong feeling pala niya. Eto. Binabanatan niya yung kapatid. Wala nakakaloka. Yun lang masasabi ko, nakakaloka. Ang lumapit sa akin ay si Mayor Bastet Duterte. Nagsorry. Naintindihan ko naman kasi syempre sobrang emotional siya dahil isipin mo naman ikukulong yung tatay mo at yung ate mo. Talaga namang mag-re-revolution yung damdamin. Magtataka lang ako, hindi ba alam ni Senator Amy na ayaw po ni Pangulong Bongbong Marcos ng ICC? No, totoo lang, napapaisip ako dyan, ha? Pero daanan lang natin yan, ha? Nadaanan lang natin. Tuloy natin ang usapan. Pero ang sakad po ba kayo? Ni Mayor Baste, ano pong ipinagsorry niya? Yung mga sinabi ni Presidente? Oh, sabi ko, hoy, ano yan? Bakit pinagsasabi mo yan? Tapos sabi niya, sorry ha, sorry, ganun. Ay, naku po. Wala nang super ate ang Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, nadaanan lang natin tong video na to, ha. Wala nang super ate ang Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Ito po ang positive ngayon. Meron na pong super ate ang ikalawang pangulo. Ay, nako Sen. Ako kinakabag sa'yo sa tawa. Mga kapatid. Positive, wala nang super ate. Ayan, ha, wala nang super ate ang pangulo. Pero ang mga ikalawang pangulo, nagkaroon na ng super ate. Ay, no. Sige, ito natin. Nakatuwa nga eh, pero naintindihan ko kasi syempre yung babagabag talaga yung damdamin ng bagets. Syempre yung tatay niya at saka yung ate na. Ang ipagtawag mo ni former President Duterte na dramatic si President. Ako, hindi na ako kasali doon. Eh, hindi na daw siya kasali doon. Sabi ni Sen. Ay, nako. Bahala na sila, kaya-kaya na nila yun. Bahala na sila, kaya-kaya nila yun. Nadaanan lang natin to, ha? Mga kababayan, ha? Kapatid po ba, nasaktan po kayo sa mga... Nakakaloka. Nakakaloka. Ay, nako, sakit sa ulo to, Diyos ko. Yun lang ang masasakit. Sen, pero... Sen, kitang-kita ko sa mata mo, ha? Nasasaktan ka. Promise. Nasasaktan ka. I saw you. Nakikita ako. Kasi sorry ni Mayor Basti. Hindi siya ganito mag-statement. Eh, ano pong ipinag-sorry niya? Yung mga sinabi ni Presidente? It's not about the sorry of the Basti. Kasi mali naman din yung command ni Basti na sinabi niyang adik in front. Pagkatapos niyong magsalita, saka kayo magsosorry, separate niya natin to ng content, mga kababayan ko. Pag-usapan natin. Former President Duterte na dramatic si President. Ako, hindi na ako kasali doon. Bahala na sila. Kaya-kaya na nila yun. Bilang kapatid po ba, nasaktan po kayo sa mga... Nakakaloka. Yun lang ang ay, nako. Sige. Eto tayo. Eto, rumibat na nga si Congressman Martin. Nadaanan lang natin yung video na yan. Please na yun, sir.
Eh, napatita Emily Sipagan, napansin mo ba green palagi ang outfit ni Senator Amy? He used that dress that while dressed up with the red color. Kasi nga, pro-Sara siya. Kita, Doktora Emily. Oh, tuloy. Tuloy natin. Ito na, banat ni Congressman Martin. Unang-una, baka nahirapan naman talaga si President Duterte kasi yung platforma, kaya nanalo siya, ay federalismo. At yan, hindi... Oh, diba, sabi ko sa inyo, sinusulong din ni Tatay Digong yan eh. Kasi nung panahon, mga kababayan ko ah, nung panahon na nangangampanya, sinulong na yan charter change. Sabi niya noon, federalismo ang sagot sa taong bayan. Hanapin ko yon, promise. Tapos ngayon, ayaw niya ng federal form of government. Ano yun, di sa makatawid, mga kababayan ko, inuto niya pala yung mga Pilipino talaga. Kasi, bakit? Meron talaga yan, hindi ako magbibiro. Meron talaga yan, nahanapin ko yon. Ilang yung amendment ng economic provisions, ipagbabago yung buong sistema ng government. Mukhang hindi niya na kayanan. Eh ngayon na lang may nag-uunsad na magandang move for charter amendments, baka nakikita niya na yung hindi niya magagawa, baka mangyayari na ngayon, kaya baka sinisiraan niya. Kaya hindi niya magagawa, sinisiraan niya. Di ako ah, kung Martin ah, noon sinusulong yan na revolutionary government, red gob pa nga tawag dyan eh, bakit ngayon ayaw niya na? Doon ako nagtataka kong Martin. Ulitin nga natin to. May sinabi siya dito eh. Yan, hindi lang yung amendment ng economic provisions. Ipagbabago yung buong sistema ng government. Mukhang hindi niya na kayanan. Eh ngayon na lang may nag-uunsad na magandang move for charter amendments. Baka nakikita niya na yung hindi niya magagawa, baka mangyayari na ngayon, kaya baka sinisiraan niya. O yun, nagtataka ko kung bakit kailangan siraan ni Maudigs ito si presidente dahil na may hindi siya magagawa. Kasi kung totoo sin that time, medyo lamon sa kanya to eh. Totoo lang. Kasi dati naman, 'di ba, si Alvarez sinulong din 'yan. 'Di ba? Sinulong naman din 'yan ni Alvarez ah. Kaso nga lang, mga kababayan ko, hindi nag-push. Mga kababayan ko, yung charter change. Kasi harang, mga kababayan ko sa Consti. Diba? Hindi rin tinuloy ni PRRD. Doon din ako nagtaka, hindi rin tinuloy. Kasi nagrarally pa nga kami dati niyan para dyan nun, mga kababayan ko. Nakaalala ko yun. Ipapakita ko sa inyo soon. Pero at the very least, yun ang sinasabi ko. Baka binubudol-budol din tayo noon. Uy, talaga. Wala na akong magagawa dun. Hong Kong Martin, I agree with you. Kasi, kung tutusin, ito ha, papakita ko sa inyo. I hope na mahanap ko pa to eh. Red Gob. Teka nga. Revolutionary Government. Alam ko, umaten ako niyan nun eh. Yeah, hindi ako magkakamali, mga kababayan ko. Umaten ako niyan. Kumanta pa ako nun, naaalala ko. Hindi ko makakalimutan yung mga kababayan ko. Kasi performer ako that time nun eh. Artist ako that time. So kumanta kami nun. Ako lang pala mag-isa sa stage. Mga kababayan ko, naalala ko siya. Kasi sinusulong yan Rev Gob, mga kababayan ko. Ito yan oh. Balita pa nga ako nun. Nasa dyan, nasa TV pa nga ako eh. Mga kapatid eh. Kasi naibalita yung Rev Gob na yan. Ito, isa-search nyo to. Way back 2016, mga kababayan ko. 2017 o 2018 to, if I'm not mistaken. Mga kababayan. Kasi... naaalala ko siya na isinulong to ni PRRD. So, ibig sabihin, nabubudol pala kami that time. Di ba? Mga kababayan, kung yun ang totoo ha, Red Gob, ayan nyo, Rev Gob. Ayan, masi-search nyo yan dyan. Makikita at makikita nyo yan dyan. Rev Gob, Philippines. Nag-rally talaga kami as in. Nag-rally pa kami that time. Talagang, Duterte days. Talagang ang ganda nung inuno namin nun. Continuity na ginagawa. Ayan, kita nyo. Ayan, federalismo. Ayan.
Ayan, oh. Panahon ni Duterte yan, mga kababayan. Oo, oh, totoo, nag-rally pa kami noon. Ang dami nga namin noon eh. Totoo yan, papakita ko sa inyo ha. Tama yung sinasabi ni Kong Martin dito. Sponsored dati ng palasyo yun. Ayan, oh, madaling araw pa lang nag-rally na kami. Oh. Yan yun, sa Mindiola. Sumisigaw kami ng revolutionary government. Kasi isa yan sa pinangako ni PRRD. Federal form of government eh, mga kababayan ko eh, di ba? Tuloy natin, Kong. Di ba kasi sinabi niya, yan ang basehan kung bakit siya naging presidente. Wala naman siyang ginawa na maayos. Totoo, kasi nung nangangampanya siya, yan ang pinapromise niya na revolutionary government. Kaya nga sumama yung mga aktivista na pauumo yung mga makakaliwang grupo, di ba? Totoo! Ay nako mga kababayan ko. Remember, ang gusto ng mga aktivista nun, ang gusto ng mga makakalibang grupo nun, federal form of government. Matagal na sinisigaw yan eh. Matagal nilang gustong mangyari yan, federal form of government. Ang gusto nila para umunlad na bansa natin. Kaya sila nagiging NPA, mga kababayan ko. Eh ang commitment na mga yan, bubuwagin namin ang CPP-NPA-NDF kapag tayo ay hindi naging, pag binuwag nyo na, pag tinanggal nyo na, yung demokrasya. Yan ang nakikita ko dyan, mga kababayan ko. Kaya kita nyo, walang umangal-ngal na ano ngayon. Aktivista ngayon sa kalye. Tuloy natin. Sinabi din niya eh, di ba? Di ba? Pinag-usapan niya kanina, drugs. Nagbigyan daw siya ng 3 ban. Eh, 6 na taon eh. Ang daming-daming drugs pa rin. Biglang pitik. Alam mo kung Martin, ang lupit ng pitik mo dito ah. In fairness naman, ako naman, sa war on drugs ni PRRD, wala naman ako masabi. Talagang dumami talaga naging casualty sa sementeryo. Totoo! Hindi naman tayo nagsisinungaling ha. Talagang dumami ang casualty sa sementeryo talaga mga kababayan ko. Totoo yan ha. Totoo naman yun. Yung 6 months niya kasi, wala talagang ano nun. Kumbaga sabi nga ni Banat Bay, mga kababayan ko, mahilig magsalita si PRRD ng napapasubo. Oo, oh, di ba? Mahilig talaga si PRRD na magsalita ng napapasubo siya na napapasubo sa mga sinasabi niya. Eh, siguro itong matanda, siguro itong matanda nagsalita dun sa ano, nasa campaign, gusto niyang maging hatak na hatak at mabola niya ulit yung taong bayan, mga kababayan ko. Sabi niya sa Reneta noon, yung mga adik sa Pilipinas, 6 na buwan lang, humanda kayo. Tapos sabi niya pang ganun noon, huwag niyo kong iboto because this, itong war on drugs is gonna very bloody. Sabi niya, di ba? Bloody nga daw eh. Sabi niya, magiging madugo itong war on drugs na ito. Yun ang pinagawa niya, mga kababayan ko. Kasi in the history ng Pilipinas, siya talagang presidente naging berdugo, to be honest. And ang impact naman po nito, mga kababayan ko, nalinis niya talaga ang Pilipinas. Yan ang hindi natin maitatanggi. Naging minimal ang drugs. Not 100% na malakas, mga kababayan ko. Yun ang totoo doon, mga kababayan. Yung nangyari na, ang dami ng pinatay. Kaya mag-isip-isip na lang muna siya. They say those who are in glass houses should not cast stones. Baka hindi niya alam na marami siyang kakukulangan, di ba? Oh, yun lang. Di ba? Mabubutasan ka talaga, mga kababayan ko, kapag nagkaroon ka ng kakulangan. Ayan, mga kapatid. At sa papilyang Duterte, siguro konting galing naman sa ating mahalang presidente at saka ang pamilya niya. Tama. Konting respeto sa pamilya. Di ba? Kasi baka mamaya, epekto na naman niya ng pentaninil. Di ba mga kababayan ko? Baka epekto na naman niya ng pentaninil. Baka,
Mga mamaya, epekto lang yan ng pentaninil. Tapos, nagsasalita ka ng ganyan. Di ba? Nakaka-apekto ka. Mahirap yun, mga kababayan ko, kung affected ka ng ipinagbabawal na jumot na pentaninil. Not totally, doctors prescribe nga daw, sabi ni Maharlika. Kapon, I-explain ko sa inyo. Ayun yung pentaninil na yan, ha? Mas matibay pa, mas 100% na mas malakas kesa sa morphine, mga kababayan ko. So, talagang nakaka-jadic siya talaga. So, yan, nakatakot yun. Yung pahalano naman ninyo, ginaranoan kayo. Tapos nga pala, nasabi rin dito, konting respeto. Siyempre, respetuhin nyo. No? Kasi kung magsasalita ka sa in front of the Baweños, tandaan nyo to, ang Pilipinas, hindi lang Davao. Pag sinabing Pilipinas, buong bansa yan. Kaya kung nakikita nyo talaga magpapalakpakan ng tao doon, because you're the pride of Davao. Pero subukan mong gawin yan dito sa Metro Manila. Tingnan natin kung may manood. Tingnan natin kung may ano. Baka tawanan talaga kayo. Diba? Diba? Masyado maaga naman ninyo yung gusto ipagbaksak isang regimen ng President Ferdinand R. Marcos Jr. Very popular siya. And he was elected with a bigger mandate than the former president. Kaya igalang naman natin niya. Correct. Dapat talaga igalang. Alam mo, Congressman Martin Romualdez, kayo lang katanang itanang itong magkasalita ng malumanay. Tuloy natin. Yan po ang mandato ng taong bayan ng Pilipinas. Mm-hmm. Thank you. Yung mga nalilinig ganyan sa Davao, sana naman hindi ganun naman talaga ang sinasabi, kaya hindi maganda. Kasi nga po, nagpakalat sila. Ang pinakalat po sa mga taga-Davao, ikukulong daw si Duterte at ikukulong daw si Sara. Kaya natakot po itong mga taga-Davao, sumama dun sa rally. Tapos yung mga organizations na nakapaloob doon sa kanila sa mga parallel groups nila, mga kababayan ko. Lahat naman yung mga parallel eh. Sa mga parallel groups na tataranta at nag-worry talaga, mga kababayan. Dahil sa nag-worry sila, doon sumama sila dahil pakukulong yung pinaka-pride of Davao. Siyempre, Duterte yan, mga kababayan ko, of course. Pero dito sa Metro Manila, tanongin nyo, mga kababayan, mag-organisa muna yung mga leaders nyo. Diba? Okay. At mauna-una lapagyan sa usapan na yung nakakaisa yung bansa ng Pilipinas. Correct. Nagkakaisa ang Pilipinas that they are agree with the unity team. Alam mo, mamaya sasabihin din ng kay VP Sara Duterte. Yung Vice Presidente, Tiga Tabao, anak mo yan, Mr. Former President, Mayor Baste, kapatid mo yan. So, unless we have proof na yung mga allegation ninyo. Oh, kung sa bagay, yung allegation na jadik ito si ano, si Pangulo. Kasi mamaya hearsay eh. No? Hearsay kasi. Once na sinabi natin hearsay na yan, wala kang ebidensya, hindi mo kayang patunayan, sinabi lang ng tatay mo because of your emotion, eh, emotional damage ka. Diba? Sabi nga ni Senator Amy, si Basti daw, ganito, ganyan, kasi na emotional damage daw, because of emotion, natatakot daw siya. Ay, hindi ka pwede maging mayor ng ganon pag emotional damage ka, kailangan marunong ka bumalans eh. Diba? Yan ang komento ko, Kuya Basti. Kaya gusto ko sabihin din sa iyo yun. Nag-meet na tayo thrice sa Davao. At alam ko kung paano mo rin paano ang passion mo nung kinampanya mo si Pangulo. 'Di ba? Na kumbaga na nawag ka din sa kung yung malabas yung interim president for the R. Marcos na bumaba sa pwesto. Sana mag-isip-isip muna kayo. At ilabas mo yung mga preba kasi alam natin hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Wala. Alam nyo kung bakit pinalalabas nila na jadik ito si Pangulong Bongbong Marcos? Totoo ah. Totoo lang mga kababayan ko. Bakit pinalalabas nila ngayon na jadik si Pangulong Bongbong Marcos? At kinokontent na kinokontent ang mga content creator nila. Kagaya ng mga mutain ng mga vlogger na yan. Alam nyo kung bakit mga kababayan ko? What's the reason?
kaya nila kinokontent yan at kaya nila pinupush yan, mga kababayan ko, it's because sa kadahilanan, mga kababayan ko, sa kadahilanan na kapag inilabas nila yung mga ganyang expose nila, mga kapatid, no? Kapag nilabas nila yan, magagalit, matitrigger. Sa mga di nakakala, magagalit, matitrigger ang militar. Dahil ang militar, galit sa pinagbabawal na gamot yan. Ngayon, itong militar, kapag nakita nila na ang presidente ay napatunayan kahit sa fake news na pamamaraan, mga kababayan ko, magkakaroon tayo ng impeachable ano yan, segment na yan. Diba? Kumbaga, pati ang militar makikialam. Ngayon ginagalit nila ang militar at gusto nilang patunayan na meron talagang ano. Buti na nga lang talaga, mga kapatid, nasa watan natin eh. Ako nagpapasalamat ako, I'm very thankful to God. No? Nasa watan natin yung pulburon issue nila eh. Kasi tinrigger ko ng tinrigger natin ng tinrigger eh. Ang dami nag-trigger kay Maharlika eh. And thank you very much sa mga subscriber ko din kasi isa kayo sa nag-participate to trigger PRRD and Maharlika and those vloggers na nagkakalat ng misinformation, mga kababayan ko. Na pinunto natin doon yung ulo that until now, they cannot prove na meron talagang pulburon, mga kababayan ko. Ako nga, ang diskarte ko, dinaan ko sa joke eh. Yung iba, dinaan sa pakikipag ano, mga kababayan ko. Dinaan nila sa sistematikong pamamaraan. Pero ako, mas naging catch up ko yung ano eh, yung pagbibitaw ng joke sa mga yan eh. Doon naman tayo nag-boom at doon tayo nakilala. Kaya nagpapasalamat ako sa mga taong bayan na nag-share at nagpaano noon. Kasi ngayon ko napatunayan na nakikipagkaisa ang sambayan ng Pilipino sa ipinaglalaban ng mga Marcos, mga kababayan ko. Diba? Ngayon, ito na naman, meron naman baste, meron naman pulong, meron naman digong, diba? Na nagpupukol ng issue. Sana naman, no? Sana naman, mga kababayan ko, mangyari ito. Sana gumitna na dito si BP Inday. Yan sa thumbnail ko, nasa gitna siya, di ba? If you can see, nasa thumbnail ko, nasa gitna siya. Sana gumitna na dito si Inday. Kasi pag hindi pa gumitna dito si Inday, mga kababayan ko, mahihipit to eh. Sa totoo lang, mahihipit to. Magkakaroon tayo ng division between the two, between sa Pilipino. Mga kababayan, sa totoo lang, magkakaroon ng pagkakawatak-watak yan eh. Mahahati ang pananaw eh. Diba? Mas makaka-insert ngayon ng kalaban natin eh. Mga kapatid, alam mo sana no, kung nakikinig man sa akin si Vice President Sara Duterte, sana ano, gumitna na po kayo. Awatin nyo na po. Pakiusap lang, no? Awatin nyo po yung tatay ninyo. Awatin nyo po yung kapatid ninyo. Awatin nyo po rin yung mga taong nagsusul-sul din po sa likuran po ninyo. Ayan ha, sinabi ko diretsahan ha. I know eh. Sana po no, kasi nakikita po natin na napakaayos po ng relasyon nyo ng presidente. At nakikita po namin na maging maganda po ang pakikitungo ninyo sa mga presidente. Mga kababayan ko. At nakikita ko maganda po ang bonding nyo with the president. Sana po no, para sa akin, wag na po ninyong pahabain yung itong gusot na to. Gumitna na po kayong dalawa. Kasi marami na po nadadamay, marami na po mga taong nagagalit nang hindi naman alam, 'di ba? Kailangan niyo po na ipakita sa tao at awatin na sila. Alam mo, isang statement lang ni Sara na nakikita ko, mga kapatid, tapos po ang laban na to. Promise. Isang statement lang ni Sara. Tapos to. Wala nang pag-uusapan. Katotohanan yan. Diba? Si Mr. Former President sabi na sa drug list. Na-check natin, never, si President Ferdinand R. Marcos ay nailagay sa drug list. Kaya... Ako, congressman, may alam po kung ano, Marcos na nasama doon sa drug list. Hindi po ako mayor, ha? Hindi po ako ano. Pero meron po akong isang alam na na-issue po doon at na-dyaryo po 'yon.
Pero never mind, no? Kasi it is past. Baka yung kakoy na basa ni PRRD. Baka yung kakoy na basa ni PRRD. Huwag nyo na lang ako tanongin kung babae o lalaki yun. Hindi ko talaga sasagutin. Hindi ko lang kung nag-i-story ka na naman. Tingin mo na yung budol-budol galing sa Zabaw. Please lang. Uy, ang lalim nun ha. Tigilan na. Alin yung kong? Ano po yun? Never. Si President Ferdinand R. Marcos ay nailagay sa drug list. Kaya correct. Hindi ko lang kung nag-i-story ka na naman. Tingin mo na yung budol-budol galing sa Dabaw. Ano yung budol-budol galing sa Dabaw? Lahat pasabog nito ni Kong, ha? Please lang. Dapat magkaisa ang buong Pilipinas. Correct. Dapat talaga magkaisa ang buong Pilipinas. Baka meron kayong mga concerns or issues na kailangan iharap mo yung... Baka may kakundi na pagbibigyan na gusto. Baka ako may hindi kayo na pagbibigyan na gusto nila. Bigyan niyo po ulit ang mama ng 51 billion. Charis. Joke. Yung batas na baka na ilabag mo yung sa administrasyon mo. Pero tigilan mo na lang yan kasi yung Pilipinas nagtatrabaho ng maigi at nakikita ng buong mundo nakakaisa na ang Pilipinas. Kaya nga naglunsad si Pangulong Bongbong Marcos ng bagong Pilipinas kasi we know the Filipino people ay pagkaisahin is to unite. Like President Bongbong Marcos said, paano natin mahihilom ang sugat ni Juana at paano natin maibabalik sa gobyerno ang tampo ni Juan de la Cruz, mga kababayan ko, eh kung may mga ganito tayo, trigger happer ng gulo. Kung kayo lang dyan sa Dabao, ay gumagawa na lang ng mga istorya. Uulitin ko, tigilin mo na yung budol-budol nyo. Diba? Dapat seryoso na tayo at igalang na lang natin ang ating presidente ng trabaho na maigi, masipag siya at talagang tinatrabaho niya yung magandang buhay para sa mga Pilipino. Correct. Salamat naman po. Yan ang gusto kong marinig na pasabog mo, Congressman. Maraming salamat. Yan ang pinakamasarap doon. Sana ganyan na lang lahat, mga kababayan. Kung di tayo magkakawatak-watak, mga kapatid. Tuloy niyan, sir. We support you.